Sa paghupa ng bagyong Sendong ay tumambad sa otoridad ang mga katawan na wala ng buhay. At marami sa ating mga kababayan ang naghahanap sa kanilang mga mahal sa buhay na biktima ng naturang trahedya. Pero paano nga ba ang proseso sa pagkakakilanlan ng isang bangkay, lalo na't ang itsura nito ay hindi na makikilala pa? Tuwing may dumarating na malaking sakuna at kumikitil ng napakaraming buhay, isa sa mga problemang kinakaharap di lamang ng mga pamilya kundi ng lokal na pamahalaan ay ang pagtukoy o pag-identify sa kanilang mga mahal sa buhay. Ito ang isa sa mahalagang papel ng ating kapulisan, ang pagkilala sa mga bangkay. Kung sa tingin nyo'y lumang paraan pa rin ang ginagamit ng PNP pagdating sa gawaing ito, dyan kayo nagkakamali. Kaakibat na ngayon ng inyong pulis ang siyensya at makabagong teknolohiya sa pagkilala ng mga nasawi sa isang trahedya. Gamit ang Disaster Victim Identification, ang standard procedure na ginagamit ng Interpol at ng halos lahat ng bansa sa mundo, mas napapabilis ang identification at pagbabalik ng mga nasawi sa kanilang mga pamilya. May tatlong prosesong pinagdaraanan ang Disaster Victim Identification. Sa unang bahagi nito, kinukuha ng scene of the crime operatives ang anti-mortem data ng isang bangkay. Dito sinusuri ang ilang identifiers gaya ng damit, jewelry at tattoo para makakuha ng positive identification. Ito naman ang ikalawang bahagi ng DVI, ang post-mortem process. Dun sa post-mortem, pag may nakitang patay, no, magkakaroon kami ng post-mortem examination. So, checkin namin yung kung ano ang suot ng isang patay. Yung damit, kailangan naming linisin. No? Pag naagnas na siya, pilit pa rin namin kukunin yung damit at lilinisin namin para lumabas yung kulay at saka yung mga kung anong print na nakalagay. Tapos pag nalinis na siya, pipicturean namin. No? Tapos lalagyan namin ang case number. No? Kung yung jewelries, meron siyang hikaw, may singsing, may necklace, may bracelet, pipicturan din namin yun, lilinisin, pipicturan, lalagyan ng case number. At yun po yung ilalagay namin siya sa isang parang poster, no, at ilalagay namin sa mga evacuation center para makita yung mga properties ng isang patay. Ang huling bahagi naman ng DVI ay tinatawag na reconciliation process. Dito, pinaghahambing at pinagsasama ang mga resulta ng anti-mortem at post-mortem process para makuha ang positive ID ng isang bangkay. Sa reconciliation, no, imamatch po namin yung data na nakuha namin sa anti-mortem at saka yung data na nakuha namin sa post-mortem, imamatch po namin sila. So kung hundreds po yan, so medyo masusiho yun, mahirap na process po yun kasi imamatch mo siya isa-isa. Pag nag-match po sila, for example, parehong tattoo, nag-match sila sa tattoo, ang next naman is i-match namin yung fingerprint. So, pag nag-match po doon, positive identification, pwedeng ibigay na namin sa pamilya. So, ganun po yung sistema ng DVI. So, medyo masusi po siya, scientific way to identify the victims. May ilang techniques ding ginagamit ang ating mga SOCO para mapabilis at maging mas efficient ang proseso ng identification, lalo na sa kaso ng mga biktima ng bagyong Sendong. Hindi namin ma-identify siya na specific by age grouping. No? Pwede namin siyang masabi kasi kung minor to or adult. Ang basehan po namin yung ngipin. No, yung ngipin, pag meron na siyang third molar or yung wisdom tooth, ibig sabihin 18 years old above siya. No, pag in-examine namin yung ngipin, wala pa siyang wisdom tooth or third molar, ibig sabihin less than 18 siya or minor. At saka syempre, yung itsura ng patay, no, pag maliit siya, so bata siya. Pag medyo malaki yung ano niya, yung kanyang length, body length, so most probably adult siya. Pero sa ngipin yung talagang basihan, yung scientific way to note kung anong edad siya. Meron po tayong tinatawag na primary, no? Primary identifiers.
yung primary identifiers, talagang ibig sabihin, walang taong magkapareho. Yung tinatawag po na primary identifiers, yun po yung DNA, tapos fingerprint, at saka dental. No? So yun po yung primary. Pag sinasabi natin secondary identifiers, yun naman po yung birthmarks, yung tattoo, yung clothing, yung jewelries, yan po yung secondary identifiers. So pag nagmatch na po siya sa primary identifiers, maski isa lang dun sa tatlo, pwede na actually siyang ibigay sa pamilya, yung sa claimant. Kapag wala pa ring claimant ang isang bangkay, ito naman ang SOP na sinusunod ng ating kapulisan. Pag wala na pong claimant o hindi na siya maklaim, kailangan namin i-proseso yon, yung mga bangkay na yon, kasi check pa rin namin yung mga secondary identifiers. No? So titingnan namin kung anong clothing nila, inunot namin yan. Tapos lalagyan po namin ng tag, body number. No? Tapos ilalagay sa ano sila, sa dun sa body bag. No? Tapos ilalagay po siya sa temporary burial ground. Usually sa cementerio yan. No? May malaking itatayo na parang apartment type na medyo malaki. At nilalagay po sila doon. Lahat sila naka-number, may body number. Para po, once na matapos po yung DNA, no, at saka pag meron na pong claimants in the future, hahanapin po kung anong body number at pwede pong maibigay sa family. Susunod, isang off-duty na pulis na nagligtas ng maraming buhay sa kasagsagan ng pananalasan ng Bagyong Sendong, kilalanin. Pinagmamalaki ng Philippine National Police ang kabayanihan ng isang off-duty na Pulis Cavite na nagsagip ng maraming buhay sa gitna ng pagragasa ng Bagyong Sendong. Kilalanin natin ang ating Hero Cup. 16 na katao ang nailigtas ng iisang pulis noong kasagsagan ng bagyo at baha sa Iligan City. Ang bagong bayani, yan ang tawag ngayon kay PO2 Randy De La Rea, isang investigador sa Imus Police Station sa Cavite. Taong 1998 nang pumasok sa serbisyo si PO2 De La Rea. Bago magpulis, isa siyang magsasaka na lumaki sa bayan ng Rizal sa Occidental Mindoro. Before po nung 1998, galing po ako ng Mindoro, nagsasaka po ako doon. At nakipagsapalaran po ako dito sa Manila, particularly sa Cavite, para maghanap po ng maayos na trabaho. Na employed po ako sa Meralco, balit hindi ho pinalad na ma-regular. At noon hong 1998, kumuha ako ng civil service exam. Nakapasa naman po ako doon sa police officer entrance exam na ibinigay ng civil service at nag-apply po ako bilang police sa Region 4. Nang makipagsapalaran sa Maynila at matagumpay na makapasok sa serbisyo bilang isang pulis, maraming kaso na rin ang natuldukan ni PO2 De La Rea. Base doon sa aking trabaho, sa designation ko bilang police investigator ng aming istasyon, ay madalas po na nare-recognize din po tayo doon sa mga nasosolve nating kaso. Ang hindi ko makakalimutan ay yung kaso na robbery with homicide ng isang katulong, na within 36 hours ay nasolve po namin yung krimen at nagkaroon nga po ng press release sa dyaryo yun. Napalabas din po sa mga dyaryo at napalagay na rin po yung pangalan ko sa print ads ng mga dyaryo. Magbabakasyon at ihahatid lamang ni PO2 De La Rea ang kanyang mag-iina sa Iligan City matapos makakuha ng promo ticket nang abutan sila ng hagupit ng Bagyong Sendong. Ihahatid ko lang po sana sila roon at babalik din ako ng 17. So December 15 po kami dumating doon. Pagdating namin ng December 15, ng 4 o'clock ng hapon, nakapagpahinga hanggang kinabukasan. And then the following night, nung gabi ho ng December 16, about 11 o'clock, ay unti-unting tumaas yung tubig at natrap na nga po ako. Hindi na rin ho ako nakabalik kaagad dito sa Manila para
mag-assume uli ng duty. Naiwan na po ako sa Iligan City. Dahil isang magsasaka, mabilis niyang napuna ang kakaibang itsura ng tubig na pumapasok sa kanilang bahay. Kaya naman sa bilis ng pag-iisip at kalmadong kalooban ay nagawa ni PO2 De La Rea na maggising ng mga kapitbahay upang bigyan ng babala sa mabilis na pagtaas ng tubig sa kanilang lugar. Natutulog kami ng wife ko sa second floor ng bahay. Yung biyenan ko, na biyenan kong lalaki na 72 years old, yung babae naman ay 64 years old. Palibasa, mababaw ang tulog ng mga matatanda. Napansin nila na tumaas na yung tubig, pumasok sa loob ng bahay. Ginising nila ako para tulungan ko sila na iangat yung mga gamit. Pero napansin ko, ma'am, na kakaiba yung tubig na pumapasok. Hindi siya tubig ulan na umapaw lang doon sa bakuran. Hindi, napansin ko na tubig na nanggagaling sa baha at galing sa bundok. Dahil katulad nga ho ng sinabi ko kanina, lumaki ako sa Mindoro, lumaki akong magsasaka. Mabilis para sa akin na madistinguish kung anong klase ng tubig yung dumadating. So, ang ginawa ho namin nung aking biyenan ay pinuntahan namin yung mga kapitbahay at sinabi namin na tataas ang tubig. Yung bahay po kasi ng biyenan ko, ma'am, ay merong second floor pero made of wood. Kaya sinundo namin yung mga kapitbahay para doon na lumipat sa amin at hindi sila abutin. Pero a matter of 30 minutes so ay habang nandoon kami at nililikas namin sa bahay yung mga kapitbahay namin, yung mga tao, ay tumaas na yung tubig at nung nasa taas na kami ng bahay, hinampas na ng troso, napakalaki na ng tubig, hinampas na ng troso yung kalahati ng bahay. Tinangay ho yung kalahati ng bahay. Maraming residente ang nakaligtas dahil sa puno ng manggang ito nang rumagasa ang flash flood sa bayan ng Bayug, Iligan City. Pero ang talagang itinuturing na bayani ng mga taga roon ay si PO2 Randy De La Rea. Dito kasi sa puno ng mangga niya iniakyat at itinali ang kanyang mag-iina pati ang kanyang mga kapitbahay na hindi niya personal na kakilala. Amin ho silang sinundo. Paglalakad po namin pabalik sa bahay, hanggang baywang na yung tubig at napakalakas na ho ng tubig. So nakapasok ho kami sa bahay nung father-in-law ko ay ang tubig ho hanggang dibdib na. Kaya yung mga kasama namin na natawag namin ay itinaas na ho namin doon sa second floor ng bahay. Pero nung ginibaho ng troso, tinangay ng troso yung sala at yung kusina, tinamaan ng troso, yumanig na rin ho yung pinakakabahayan. At nung yumanig na yon ay sabi ko wag magpapanik. Binutas ko yung bubong ng bahay, yung ibang mga kasama ko na mga bata, pinadaan na namin sa bintana para makasabit doon sa bubong, makatungtong din sa bubong ng bahay. At from the bubong, ma'am, ay may nakapa ako na sanga ng punong mangga. Doon ho ako dumaan, naglambitin ako roon at isa-isa ko silang iniangat. Pinagtulong-tulungan namin sila na maiangat. Mahabang karanasan at mga training sa pag-rescue ang naging daan upang magawa ng isang simpleng pulis Cavite ang magligtas ng 16 na katao sa panahon ng kalamidad. Nang magliwanag na, para daw isang masamang panaginip ang tumambad sa kanya nang bumaba sa puno makaraan ng 7 oras. Dahil sa ipinamalas na kabutihan, ipinagmamalaki siya ngayon ng PNP bilang bagong bayani at isang ehemplo ng tunay na serbisyo publiko. Kaya naman sunod-sunod ang parangal at pagkilalang iginagawad sa kanya ng kapwa pulis. Sa pamumuno ni General Bartolome, ang sinabi niya lang po sa akin noon, ay yung mga ganyang pagkakataon na hindi nabibigyan ng pansin ay kailangan na ilantad at kailangan ilabas sa publiko para makita naman ang kabayanihan ng isang pulis, hindi lamang yung mga pulis na nagkakaroon ng maling gawain ang nailalabas at nailalathala sa pahayagan at sa mga telebisyon. Para kay PO2 De La Rea, isang panibagong umaga at isang bagong buhay ang ipinagkaloob sa kanya matapos ang matinding unos. Gusto ko lang pong ipaalam at iparating sa lahat ng ating mga kababayan, yun pong aking nagawa ay napakaliit na gawain ng isang mamamayan na Kristiyano. Hindi ko po kayang gawin ang pagsagip sa buhay ng napakaraming tao nung kasagsagan ng bagyong Sendong kung hindi po sa tulong ng ating Panginoon.
Ang Diyos po ang unang gumabay sa atin para magbigay tayo, para tayo makapagligtas. At para po ako ay magkaroon ng kakaibang lakas nung panahon na yon. Doon sa mga kababayan natin na magkakaroon ng ganoong klaseng oportunidad sa pagtulong sa kapwa, wag mo sana tayong maging maramot sa pagtulong sa kapwa, lalo na sa panahon ng kalamidad. Alam niyo po, ang advocacy po at ang sinumpaang tungkulin ng isang pulis sa bayan ay maglingkod at magligtas ng pamayanan at ng mga mamamayan. Siya, si PO2 Randy De La Rea, ang ating hero ka. Matapat, marangal, at may serbisyong pagkukusa.